natatakutan pala sila dito at hindi na nila kayanin pa dito sa third game. Welcome back to Kinix Page. You are still watching the official Filipino broadcast ng Dream League Season 20. I am still your host. I am Dayanara. And for our third and last game, makakasama muli natin si KJ at LV. Hello, guys. Hello. Hello, mga madam. Kamusta naman ang third game? At kamusta naman ang two series, KJ, na mag-three games? Okay lang. At least, di ba, worth it naman yung panonorin natin. Totoo. Oh. Si Dayan talaga. Ayaw magtrabaho. Hindi, tinatanong ko lang naman. Tinatanong lang. Pare-pares naman tayo dito. Totoo. Yes. Di ba? Pero ito, third game. Ano na ba dapat ang ilabas pa ng Nine Pandas must pick pa rin ba ang Earthshaker? Depende kasi sa kung ano magiging lineup ng Gaming Gladiators eh. Bakit ka tumangin kasi inaawi yung bangs ayan ko eh. Ayan naman siya, B, diba? Talaga. Biglang ano? Biglang tatawa, B. Hindi yata nakainom sorry. Ng gamot. Ayan. Okay. Eto. O, sige nga. Sige nga. Ito na siya. Shot. Sige na, go. Ayan, your work. Ayaw pinapanood. Pero gusto ko ulit makita sa Nine Pandas yung pagiging aggressive nila. Meron. Yung pagiging aggressive talaga nila sa early. Nakita mo kanina, nagiging aggressive sila sa early game. Although there were mistakes na nangyayari, pero naka-bounce back din naman sila eh. At least, napanalo nila yung early game nila. And yun, magandang hero lang talaga for Kiyotaka. Okay. Siya yung parang star player ng kanilang team. Tsaka parati siyang nananalo dito nga sa lane. So, yun naman yung maganda doon. Na nerf si Queen? Kabado ba si Queen? Tingin ko much better lang talaga. Okay. Yung heroes ni Kiyotaka sa may middle lane. Kasi parating kinukuha yung si Ember Spirit sa gitna eh. Like second pick, third pick. Parang ang dali na din kasi for the side of Nine Pandas na kumuha ng heroes na kayang manalo kay Ember Spirit sa lane and magdedepende na sila doon sa hero na nanalo sa lane and then i-snowball nila yung laro. Ganun kasi yung nangyayari kanina pa ng game 1 and 2. Yun. Pero based sa players naman din, sino yung ramdam nyo? Sabi mo sa heroes, pero Queen versus Kiyotaka. Ay, mas ramdam player si Kiyotaka. Based na tayo. Kiyotaka sa'yo. Kaya KJ. Nga sabi ni KJ kanina na gusto niya makakita ng ibang hero kay Queen. Kasi nga, hindi siya masyadong naramdaman sa early to mid game. Kiyotaka. Okay, tingnan natin kung ano kayang hahawakan dito ni Kiyotaka. But re-reveal muna ng Nine Pandas, Bat Rider, Shadow Demon. Na hindi pa natin alam, Bat Rider can be adjusted. For GG naman, mukhang sure ball na to. Laika na to ni Ace, no? Pero napapansin naman din natin yung Laika. Nakakapag-pull off siya, yes, ng early game. Isang maagang game for the team. Kayang-kaya nilang gawin yon basta may Laika. But yung Laika kasi napapansin din naman natin na hindi siya sobrang strong laner. Mm. So, kapag dating ba sa lane, do you need to counter out this Lycan? Or yung support na yung bahala na magbigay ng aggression towards this hero? Tingin ko, kailangan mo din siya in a way na mag-pick out ka ng carry na kaya siyang tapatan sa lane. Eh. Like, for example, Slark, Monkey King, Ursa, yung kaya siyang bugbugin. Mm-hmm. Kasi nga, you would want as much as possible to delay yung itemization niya. Kasi ang panlaban lang ng isang Lycan talaga sa game would be yung Helm of Overlord. Yes. Without that, he's useless. Parang ang hirap pagganahin ng isang Lycan, less yung damage mo, magre-rely ka on your ultimate, and matagal ang availability nun. Mm-hmm. So, kailangan mo siyang baugin sa laning talaga. Yun yung... Tsaka i-hunt mo siya ng i-hunt until such time na hindi na siya threat for your team. Kasi ang mahirap sa isang Lycan kapag yumaman, kaya niyang... Mang-rundown. Ira-rundown niya. Yung support sa backlines kapag wala kang disable, kawawa. So you need lots of item like go scepter, 4 stuffs para makaligtas ka sa isang Lycan. So mukhang kaya naman na ding bilin yon no, ng Nine Pandas. 2 supports kasi na nireveal na nila. Halos kaya ding mag-farm eh. Pwede rin mag-provide dito ng stacks. Pero may chance ba for Nine Pandas na maging core? Etong kanilang Bat Rider, sino ba ang gumagamit ng Bat Rider sa
Nine Pandas, is it Kiyotaka or Miero? If ever core, ha? Nag-mid-bat rider si Kiyotaka dati pa eh. So, possible naman na gagawin nila ng mid to. Siguro nakadepende kung ano man yung ipipick ng Gaimin Gladiators dito sa mid lane, kung doable ba yung bad rider mid lane or okay, much better ba siyang gawing support. Ano bang mga ayaw na katapat ng bad rider sa may gitna? Sa akin yung Ember Spirit. Parang pag nagba-bat rider ako, nahihirapan ako bat rider. Meron pa siyang moves. may dance moves pa si ate. Hindi, napaglipasan lang kasi hindi pa kami kumakain ganyan. Sakto gumagawa. Kaon na mo guys, kaon na mo. Kasi si KJ kumukulit na dito. Nababaliw na eh. Sakto gumagawa ako ng clip. May maiko-content. O marami kang pwedeng i-cut, Dayan. Tapos lahat tama, ng... Tama. Nakaaway pa siya. Pero anyway, yun nga, no. Nakalimutan ko yun sa sabi ko. Bat rider. Ayaw kong katapat. Ayaw ko din katapat, siguro. Pero kahit anong hero ko, siguro ayaw katapat Viper. Ay, nako. Ekis talaga cancer, yan. Cancer yung hero na yan eh. Isuslow ka lang. Diba napaka-annoying laning din kasi yan. Pero Nine Pandas, uy, they went for Tidehunter. Anything good siguro luck para sa akin, if bat rider yung mid, anything na kayang umalis sa grass ng isang bat rider, yung may mga blink. True. Queen of Pain. Puck. Pero mahirap pa rin. Pero syempre, they could lane laban. Kasi kung strength hero ka sa may mid lane, then bat rider, yung kalaban mo, ira-run down ka lang yan eh. Ayaw nga ng Timbers on yan, ayaw ng DK yan eh. So, you would go for that heroes na may pang-out talaga dito nga kay bat rider. Which makes it good if mag-Ember Spirit ulit sila. Ah. Pero kasi hinihiling natin kanina, sana wag naman Ember para maramdaman natin si Queen. Pero this could be position 4 pa rin naman, no? Diba? Sa side na 9 yeah, pandas. Yan! Ibigyan lang. Suporta ba? Suporta. Wala ko kasi Ember Spirit ang isusuport. Nag-buff lang ang utak. So yes, tinitignan na natin yung possibilities ng draft dito ng 9 pandas. But Tidehunter, ano ba ang mga kinatatakutan naman ng Tidehunter on the lane? Isa ba tong Morphling? Morphling mid ata yan eh. Morphling mid ata. Feeling ko lang din. Parang wala masyadong kill potential yung Morphling kasi sa Tidehunter laning. Pwede silang mag-farm man kung gusto nilang i-carry Morphling yan. Pero feel ko much better Morphling mid. Tapos kuha sila ng hero na may potential to kill a Tidehunter. Nakita nyo na bang mag-Morphling mid si Queen nung Division 1? Kasi dito sa Division... Ay, sorry. Nung Group Stage 1. Kasi dito sa Group Stage 2, hindi pa niya nagagawa yung mid na Morph eh. Halos... Wala. Hindi ko nakita etong ang si Queen. Siguro na-miss out ko lang if ever. Kasi most of the time, yung hero niya dyan, nga sa may mid lane, would be Spirit Brothers. Aside from Spirit Brothers, Pangolier. Totoo. Pero other than that, sobrang dalang niya makita ng iba yung hero na gamit niya sa may mid lane. So, we'll see. Kung mid lane to, this is gonna be like a new thing para dito nga sa Gaming Gladiators. Kasi most of the time, yun nga, ano siya eh? Space creator. Yes. Pero recently kasi with the game 1 and 2, parati siyang lugi sa lane. How would you create space kung lugi ka sa lane? Yun naman yung nangyayari sa kanila ngayon. So eto, KJ at LV, ang kinuha naman din dito ng 9 pandas ay Juggernaut. Bakit ito ang sinecure ng 9 pandas? May nakikita sila dito Morphling, may nakikita silang Lycan sa course ng Gaming Gladiators. So bakit Juggernaut? Laning phase ba ang iniisip ng 9 pandas dito, team fight or yung head-to-head matchup nila ng Morphling? Tingin ko ano lang, yung performance ni Ramses kanina. Maganda naman yung nangyari sa kanyang Juggernaut. Nag-dominate siya sa lane. Mabilis yung mga items niya. So, why not pick it again since nag-work naman nung game 2? So, eto. Mukhang ang uulit ng hero ay si Ramses muna. Settle ka muna dyan. Eto na yung hero na hindi naman natin pwedeng i-adjust, no? For GG, sila muna yung kukuha dito ng kanilang last pick din. So, ano na ba ang final decision nyo? Saan na natin nilalagay yung Morphling at anong kukunin ng GG for the last pick?
It would depend kung sino yung last pick dito sa dalawang teams eh. Nine Pandas ang last pick. So, syempre, middle lane ni Queen yung ano dito. Kailangan natin na isipin. Wala na si Ember Spirit, a great hero kung if in case this is gonna be a mid lane bot rider. And alam na natin, siguro Pangolier could be para sa teamfight potential dito ng side ng Gaming Gladiators kung available pa. Ano pa bang hero ni Queen? Void Spirit. Masyadong mababa yung win rate ni Queen currently sa Void Spirit. Eh, kasi most of the time kapag nagbo-Void Spirit siya, tinatapatan siya dito ng Team Berso. Storm is okay. It's just that lugi ka kapag naging Batrider yung mid. Dito ng Nine Pandas. Safest siguro, I would say Queen of Pain. Queen of Pain. Queen of Pain, maganda talaga. Pero yung Nine Pandas, I think they still have the advantage kung ano man yung gusto nilang gawin. Kasi last pick naman yung magiging either mid or support nila eh. Parang gusto na muna nila tingnan kung ano man yung kukunin nitong Gaming Gladiators. Pero much better ata siguro na support na lang muna yung Batrider tapos kuha sila ng yung merong mobility na mid lane. Okay. Pwede silang mag... Pwede nga silang... Uy, ayun. Queen of Pain nga yung pinakita. Maganda din kasi yung Queen of Pain eh. Kasi matatamaan, mararamdaman pa rin ni Juggernaut itong Sonic Wave niya. And they have the burst damage from that... From the ulti. Ano ba ang Kyo mid na makakatapat dito sa may Queen of Pain? Queen of Pain. Kiyotaka? Pwede silang mag-pack. Wala masyadong huli sa pack eh. Yun na. Let's go. Pino Paint Pack. Wala talagang huli dyan sa pack. Nangita mo naman yung support Tekis tsaka ano, yung blast off ng Tekis, ano lang yan, phase shift lang yan. And laner din naman, I mean goods din naman, 50-50 para sa akin yung Kyo pack. Ano na lang, depende na lang sa paglalaro. Okay. Galawa na lang sa may gitna ang magde-decision dyan. Pero game number 3. Saan ba tayo dito based on the draft? I think I'm going for Gaming Gladiators. Maganda naman yung pick ng Nine Pandas, but I think they will have a hard time killing itong Morphling. Lalo na pag nakapag-secure na ng BKB. So yeah, GG ito yung nanalo dito. Pero over 39 minutes. Baka maglalong game ganun. Piling ko magiging dikit lang yung laban. Oo. Pero Gaming Gladiators, gagampanan ko na ang ating parlay. Tsaka yun nga, Morphling din to eh. So maybe, depende kung may adjustment sa itemization ng Juggernaut, could go for that Diffusal Blade and such. Pero mahirap pa rin talagang pahirapan yung Morphling when it comes to the late game. Kung paano nila huhulihin, kailangan nila ma-cut off guard. Masyadong less yung kanilang disabled din dito. It comes from the coil, ravage pa. So, dun sila mahihirapan kung paano hulihin nga etong ang puck ni Diracho. Pero who knows? What's gonna happen? Kaya naman kanina ng Nine Pandas na pumalag. In fact, mostly ng games eh, may point na lumalamang talaga etong ang side ng Nine Pandas. So, good luck sa lahat ng bet out there. Yun. And let's enjoy itong ang game number 3. Kayo na lang ang magdesisyon kung saan ba kayo tataya. Kasi I agree, parehas talagang maganda. Parehas kayang manalo. Wala akong nakikita ditong outdrafted para sa game 3. At ito yung gusto nating makita. Diba? Mas even na game number 3. So, gusto nyo tumaya dyan guys, huwag nyo lang kakalimutan na magbet responsibly. So tingnan na natin ang resulta ng ating third and last game para sa ating first series, GG versus Nine Pandas. Sino kaya ang mas mananaig sa dalawa? Kayo nang bahala dyan, KJ at LV. Salamat Dayanara and KJ. Ito na. Yes. Final game na sa first series natin. Medyo matagal-tagal nga lang yung yung games, no? Kasi close fight din ang nangyayari dito sa mga clashes. At saka day 4 na tayo eh. Lahat eager makakuha ng puntos in order for them nga na makaakyat doon sa ating top 4 na kailangan para makapasok doon nga sa playoff. So, since walo yung team natin, so kalahati yung matatanggal. So, it's gonna be
hard thing to do. At kailangan maging desperado ng mga teams natin na makakuha ng panalo. Lalo na Gaming Gladiators, nahirapan nung unang araw. Ganon din yung Nine Pandas yesterday. Natalo sila dito nga ng Talon. So, kailangan nilang magbawi. Tie pa rin naman sila when it comes to the score. So, one of them talagang mahahatak pababa. Mm-hmm, pero grabe, gina-gina agad. Yun nga lang, si Queen napilitang kumuha agad ng Blink para makapag-survive. So, level 1 laning, eh medyo walang masyadong pang-harass itong Queen of Pain. But the thing is, it's a mid laner. So, mabilis lang din makakuha ng levels. But wala pa tayong makikitang first blood doon, guys. Pero yun nga, no, I agree sa sinabi mo na okay lang day 1, day 2, matatalo ka eh. Parang pwede ka pang mag-experiment sa time na yan eh. Pero pag umabot na ng day 3, day 4, doon na talaga kailangan kang bumawi at ibigay mo na ang best mo or lahat ng tinatago niyong strategy. Kasi syempre, hindi naman pwedeng, I mean, kailangan nyo naman talaga makapasok dito sa playoffs. Pero ayun na nga, no, but Morphling, ang baba ng buhay niya. Ah, hindi. In-attribute shift lang pala. Tsaka stage 2 na to eh. Tapos yun ka na sa stage 1 eh. Yun yung time na okay, medyo marami-rami pa yung kukunin. Pero ito, apat na lang. May the best team win! Uy, pero parang mamamatay ata. Uy, verify. Pero teka lang, sino unang mamamatay, Kiyotaka? Kailangan niyang tumakbo. May Blink pa naman. Uy, pero silence, hindi nga natatama. But Kiyotaka with the plays! Akala ko si Queen na makakuha ng first blood, but Kiyotaka will get the first blood, and that is brought to us by 747, number one gaming sportsbook in the Philippines, and Fastix, cash in and cash out, guys. Naku po. The outplays dito nga sa may middle lane. Yun lang. Nauna kasing nag-level 2. Yung Puck. Yun lang. Oo nga. Hindi nga tumama yung silence. Pero, walang problema. Walang problema. Kasi nasa under the tower eto si Queen eh, na natulungan ng hambalos ng Tore. Imagine, he popped that fairy fire, pero still, what a game. What a play doon nga sa may middle lane. Kiyotaka na naman. Ang nananaig, ang mahirap pa dyan, mas lamang yung hero ni Kiyotaka when it comes to team fight sa isang Queen of Pain. Queen of Pain, oh, main strength niya on the laning phase would be, supposed to be, yung kanyang poison. Pero hindi ka pwedeng kumuha ng poison dyan, lalo na Puck yung kalaban mo. Masasayang yung mana mo, you won't deal damage, madadodge lang ng isang Puck. So, kailangan talaga makabawi siya dyan. Kita naman, sa CS talagang lalamang yung isang Puck. Yun lang, pero parang napasama pa ata yung pag-blast off ni Tofu dito since nakapag-spin si Ramses, dodging itong stun and also the damage din netong spin eh nasalo. Nasalungan na ito ni Tofu. Pero, ayoy, grabe talaga si Kiyotaka. Solid talaga mag-mid si Kiyotaka kahit dati pa eh. Very consistent siya sa kanyang lane. Yes. At saka solid din sila solo. Tatlong po sa tatlong game. Nadisi na naman si solo, guys. Ano ba? Ano nangyari sa PC niya dyan? Ay, lato-lato mode muna daw kasi habang nakapos. Pero yun na nga mga Bessie Wops, Kiyotaka, naku, outplayed na naman eto nga si Queen sa my middle lane. So, should we expect a dominating na Puck na naman dito? Kasi so far, ang nagdadala talaga sa ano, dito nga sa Nine Pandas would be Kiyotaka. True, pero I think, yun nga, medyo lugi na nga yung Queen of Pain, no? Kasi nag-level 3 na agad si, ano eh, Kiyotaka dito eh. And of course, Queen, siguro kailangan niya ng help sa kanyang mga, sa kanyang mga kakampi na supports. Pero ano yun? Kulit na ito. Yung camera, sakit sa mata nun ah. Pero anyway, yung supports din kasi ng Gaming Gladiators dito, more on laning, malakas KJ eh. Hindi masyado sa ganking. And si Tech is pwede naman, pero there's always the phase shift that can dodge etong mga skills netong Teki. So what do you think ang kailangan gawin netong Gaming Gladiators para matulungan eto si Queen sa mid lane? Or kaya ba niya to? May ipag-lane sa Puck kahit lamang? Kaya niya na yun. Malaki na siya. Hindi, kaya niya yan. Nag-outlayan lang kanina doon nga sa may gitna. Pero hindi niya mapapahirapan etong si Puck. Kasi mostly ng damage niya na-dodge talaga ng Puck. Pero he could farm.
Sabagay, meron naman siyang scream, oh, scream of pain. Focus lang siya sa farm. Get that rune as much as possible. And humanap siya ng way na makakatulong siya sa kanyang mga kasama with the burst damage. Meron naman siyang sonic wave. So, yun yung kailangan niyang masulit with that Queen of Pain. So, ito naman makakabawi eto si Queen, no? Pero again, ako po, solo kill na naman ba? Buti na lang nakapag-blink out in time. Ito si Queen. Pero speaking of a kill, sa taas ata, mabibigyan ata si Ace one more hit from Ramses. At again and again, ito na naman. Parang napanood na natin to nung game 2 kay JX. Juggernaut si Ramses. At nakakawawa niya ito si Ace at sa kanilang lane. Hirap din kasi talaga. If you're Ace din, hindi malakas yung isang Lycan kapag wala kang shapeshift. Wala kang level ng wolves mo. Kasi nga, yun lang yung aasahan mo to farm eh. And nagpakamatay na lang si Solo. Hindi din great combination yung isang Lycan at saka Tekis. Imagine, Tekis more on the aggressive burst damage type and then yung kasama mong offlane ay... Yun nga. Solo kill na naman. Pero namatay naman ni... Napatay ni Tofu si Ramses on the top lane. But still, Kiyotaka owning the middle lane. Three games, panalo siya sa mid. Yun. Well, Kiyotaka, doon natin masasabi na he really is the better mid laner dito kung i-compare kay Queen. Pero yung Diamond Gladiators, yung bumabawi naman sa ibang lanes. Oh, bumabawi naman. Nakuha naman nila si Ramses. On the other hand, Ace pa rin naman, nakakapag-farm pa rin kahit papano. A great kill coming from Tofu. Tumaas yung kanyang level because of the kill. So, kahit papano mas mapapaaga yung kanyang level 6 dito, which is a great thing. Pang tulong na din sa burst damage. So, pwedeng ibato ng Gaming Gladiators mamaya sa teamfight. And as for 9 Pandas, so far so good. Nako po, again, they really want to kill Ace here. Sinusunog, there's a spin, very, very nice blast off from Tofu. He's already on killing spree. Celery with a TP as well, pero sticky bomb to slow Ramses down. He does have that healing ward para pang sustain sa kanya at parang hindi na din naman maaabutan. He is safe and sound. Pero well played yun na. They saved Ace. Kaso, may papunta, may gustong gumank, merong coil, merong illusory orb, there's the coil committed, at si Ace talaga ang gusto lang pahirapan dito. And it's a killing spree for Kiyotaka. Tapos may refill pa, no? Sarap. Alagang-alaga. Sarap niyan. Kapag maaga niya nakuha yung kanyang Witchblade into that Blink Dagger, tapos wala pang BKB, etong Gaming Gladiators, lalo na si Queen, magiging pagkain to eh. Mm-hmm. Or even yung Morphling kapag nagulat with that Blink Dagger, Max Silence, and Illusory Orb, this pack could be deadly para sa side ng Gaming Gladiators. Ang agang nag-online. Sobrang agang ang mag-online dito. At hindi mo siya basta-basta mapapatay. Yun nga eh. Meron kasi siyang pang-dodge. But Queen of Pain, and nakasecure naman siya ng Arcane Rune, and maybe this time around, since level 6 na si Queen dito, baka makakita tayo ng ganks or kills from this Queen of Pain. But, do you think, KJ, it's better na magstay lane na lang ba muna siya, babawi siya ng levels, or gamitin niya yung kanyang Arcane Sonic Wave para pumatay dito sa side lanes? Could be. Kapag may nag-overextend dito nga sa side ng 9 Pandas, which is pwede natin makita yun sa may top lane since sobrang aggressive dito nga ng Juggernaut. Same goes with Solo sa taas. Pwede natin makita eto nga si Queen. Mas masusulit niya yung kanyang Arcane Plus. Arcane, right? Arcane, yes. Diba? Tapos Sonic Wave. Pero tingnan natin, bottom lane pwede din kaso may ward eh. Kuha na lang ng stack. So, why not? And meron Shadow Demon, so you would expect talaga na sobrang daming stacks niyan. Pero makikipag-contest itong 9 Pandas. Mataas yung level ni Kiyotaka eh. Siyempre. Tsaka may Scream of Pain din si Queen dito, no? Okay. Queen with a Queen of Pain. Pero, Disruption will be used. There's the Sonic Wave and the Blinkin. Pero parang napasama pa ata yung pag-blinkin mo, boss. Hindi enough yung Scream of Pain mo to kill Miero. Yun na nga. Dominating nga lang for Tofu here, but Queen is dead. Antares will be denied and will be killed by the neutral creep. But Queen, what are you doing, my friend? Kiyotaka, magiging safe naman siya dito. But that was... Yun lang. A neutral creep. Ah, okay. So 1-for-1 pa rin ang nangyari doon. Kasi yung mga supports, neutral creep yung nakapatay. So parang wala lang din.
Bakit siya nag-blinkin doon? Akala niya siguro mapatay niya yung Tidehunter, no? Hindi niya akalain. May magic wand ba yun? Parang tumas yung buhay bigla eh. Mayroon, hindi ko nakita. Nagulat din ako sa movement ni Queen doon kasi iniisip niya, okay, mababurst ko kagad yan and I can go out. Pero since there's the fuck, katulad nito, sobrang risky play. Mm-hmm. Ballsy play. Totoo. Yung ginawa ni Queen doon, sacrificing himself para lang mapatay yung Tidehunter dito ng Nine Pandas. So nakinabang si Kyutaka ng sobra doon with the experience na nakuha niya. Oo. Sa mga kills na yun. So napaka ballsy nga kasi nakita naman niya merong pack doon eh. Pwedeng mag-coil pag nag-blink in siya. Yun na nga yung nangyari, no? Eh wala nang magawa si Queen doon. But we'll see. Well, 4-6 naman yung score natin. So, lamang pa rin ang 9 Pandas in terms of the kills. But they do have a lot of stacks here na pwede ding nakawin itong Gaming Gladiators. Pero medyo mahirap lang sigurong mag-knockaw lalo na pag Ancient Creep. Yes. Wala silang pang-knockaw. Kasi naisip ko kung pagtutulungan o kung si Tekis and si Quinn yung pupunta doon, pwede naman, pero it will take a long time. At makikita pa sila dito ng 9 Pandas. Pero, eto na, magiging aggressive na. They want to kill Ramzes, pero makapag-omnislash pa naman. Kaso nga lang, nasa creeps nga lang yung damage. There's a sonic wave. They're just waiting for this spin para matapos. Blink in, and that scream of pain will secure that kill. Solo, meron siyang flaming lasso, pero hindi na niya iko-commitian. And that's two heroes dead for 9 Pandas. Magandang bawi yon for GG. Sobra pa sa maganda yung nakuha nila doon. Isipin mo, two heroes, so without any trade, yung nakuha dito nga ng Gaming Gladiators. And ang ganda ng timing ni Queen eh. He knows na walang TP itong si Juggernaut. He could be saved kung meron siyang TP. He could just pin TP out. Kaso wala eh. And ngayon, tingnan mo, dalawa na yung bumili na siya ng isa extra after pagkamatay niya. Kasi nga, kailangan meron ka talagang baon. Kasi, yun na yun eh. Sayang yung laning mo eh. Nananalo na unti-unti. Pero, yun nga eh. Yun lang. Inabot eto nga si Ramzes. Gandang bawi kay Queen. And tatlong course naman ng Gaming Gladiators are doing well. Morphling naman, nakakasabay. Could just get that Manta style para hindi siya basta-basta mapatay dito nga. Or magulat dito sa isang puck. Mm-hmm. And yung Juggernaut ba, going for Battle Fury pa rin. Yes. Parang ganun pa rin, no? Kailangan pa rin din kasi makapag-farm na mabilisan. Eto si Ramzes. And, well, onti na lang din naman, magkaroon na siya ng Battle Fury. Pero si Kyutaka talaga yung dapat gumalaw ng gumalaw dito para makapagbigay ng space dito kay Ramzes since farming item nga yung first item niya. Mm-hmm. Queen, gustong bumawi. Meron na din naman siyang double damage rune dito. At onti na lang, cooldown na yung Sonic Wave. Pero si Antares, yung una nilang makikita, Kyutaka is here though. Are they aware na merong pack dito? Masa-silence nga. Pero the question is, can they kill Antares? I don't think so. Blink out na lang muna at magiging kailangan mabuhay nito ni Queen. But Coil, iko-comment nila dito sa pack and Kyutaka dominating streak na Queen cannot do anything but to TP out. Wala silang choice. Dalawa lang sila yung pwedeng gumalaw eh. And eto naman na, 9 Pandas taking that stacks na kanina pa tinitignan or minamanmanan dito nga ng Gaming Gladiators. So, wala din kasi talagang pang contest eto nga ang side ng Gaming Gladiators. Everyday get some kill dito nga sa may triangle, still hindi pa rin nila kayang ubusin yung stacks. No. Lalo na yung ancient dito ng 9 Pandas. So malapit naman na si Ramzes sa kanyang Battle Fury. So we should expect anytime soon aangat din yung kanyang network. Meanwhile naman, Gaming Gladiators, mayaman si Ace. From time to time, ganitong-ganito talaga yung kanyang offlane na pupugo ng early, namamatay. Pero once na nabigyan mo ng little bit of space, automatic top net worth ka agad. Bilis makabawi ka talaga ni Ace, no? Kahit nakakawawa siya sa kanyang lane. Yeah. Siguro lang yung problema ni Ace dito would be hindi din niya ganun kabilis mapapatay yung mga supports. Lalo na, ayun nga, may disruption. Pero at least they do have a way para makapunta doon nga sa backlines na kahit alaga niya nga lang yung
mambugbog sa mga supports, mapo-force out mo na silang mag-commit ng mga skills, okay na yun sa teamfight eh. Helm of Overlord lang ang kailangan ng Laika. Malapit na oh. Malapit na. Yes, konti na lang. He just needs that recipe para mambalagbag ng mga support dito. Pero Diracho, eh, goods lang din naman yung laning ni Diracho dito eh. Nakapag-free farm naman siya. Although hindi siya nakaka-kill, yun lang ang downside. Like, different kasi yung kay Ramses kasi nga nakaka-kill sila sa taas. Pero, napapabayaan si Diracho dito eh. Hindi siya ginagang nito ni Kiyotaka. Tsaka alam din nila na hindi mo basta-basta mapapatay yung isang Morphling. Kung wala kang Blink Dagger, paano mo gugulatin yung Morphling? Siguro kung meron kang invisibility rune, could be, maunahan mo siya with the silence, pero pag wala, magsasayang ka lang ng oras kung hahabulin mo yung isang Morphling. Pero, susunugin na. Eto, mag-ulti naman si Celery and the Tombstone, pero solo, he does have damage, but he realized he cannot kill this guy. He is too tanky, at nice attempt, but mag-TP out na lang muna sa ngayon. Pero napatay pala na ito ni Antares si Tofu. Okay. Yes. Sa may Midaline kasi nag-smoke sila eh. Kanina. Pero ayun, nagagamit yung Dream Coil, Kiyotaka Steel. Parang si Kiyotaka din yata yung kinast ko before na sabi ko, saan nagpa-farm tong taong to? Bakit kahit lugi sila, sobrang yaman pa rin. And eto na siya. Kiyotaka, Blink Dagger, malapit na yata. So, yun yung hihintayin natin para mas gumalaw ng gumalaw. Eto nga ang yung sipak. Nine Pandas. Oo. Yeah. Wala pa naman Dream Coil, so passive lang muna. Hindi pa nga natin nakikita yung Ravage eh. Pero this is the time we're in. Makakabawi eh. Unti-unti eh. Eto nga ang si Queen of Pain. Actually, nasa top 4 siya parate ng network kahit na despite dying 2 times sa middle lane, nag-blink doon sa may triangle. Mabilis pa rin yung kanyang farming. So, tingnan nga natin kung anong gagawin dito na 9 Pandas. Will they find opportunities na magamit itong Ravage and kanilang Coil? Pero dito naman, sa kaya side naman ng Gaming Gladiators, eh, meron namang regeneration ito si Queen of Pain eh. So, kahit mababa yung kanyang mana, goods lang. At pwede pa silang makagamit dito ng Sonic Wave ah. Or should they defend their mid tower? Parang wala na silang plano i-def to. Ibibigay na lang ata. Since nakapuesto na din itong 9 Pandas sa mid lane. Pressure ata sa top lane ang gustong gawin ng GG. Pwede. Since meron silang magandang setup ng ward doon, ganun din naman, etong ang 9 Pandas, they could fight sa may top lane with the vision na meron sila. Uy, meron ng Blink Dagger. Ito, ito lang yung hinihintay ng 9 Pandas eh, pero Gaming Gladiator sa Sneaky Roshan. Kayang-kaya naman eh. Pero Kiyotaka na naman. Uy, alam na naman ang plano dito. Pero Diracho? Oh, nakita nga lang siya ni Diracho kasi nga nag-twin gate. Pero ang bagal pa mag-Roshan nitong Gaming Gladiator since kakadating lang ni Morphling. Pero ayan, malayo na din yung kakampi nito ni Kiyotaka. So I don't think makokontest nila to. So that is an AGs for Gaming Gladiators. And of course, that Roshan kill is brought to us by Vortex. If you want to upgrade your PC, guys, PM lang kayo dito sa Vortex. Ayun na nga. Tsaka binigay na nila kay Queen. At least, di ba, kung mag-aasim man siya or di kaya magmamatapang, eh, meron siyang Aegis of the Immortal. Katulad ng ginawa niya kanina sa may triangle. So, Ramses naman, eto. Farm lang muna. As usual, tumaas na. Wala eh, naka-battle fury na kasi. At saka, hindi na naman magagambala yung kanyang farming. And ang mahirap lang din dito siguro for Gaming Gladiators kapag nakakuha na ng, let's say, stats item itong Juggernaut. Spin TP out lang yung gagawin niya. Yes. And isipin na natin, sino bang magka-create dito ng something like Abyssal Blade? Lycan. Walang ibang choice kung di Lycan. Parang, pero hindi siya usual item kasi ng isang Lycan eh. Siguro kung dating Lycan yun, yung talagang nangra-right click, pwede. Pero ngayon kasi, more on the drums, Assault Kiras to help out your teammate. True. And maybe a Hex mamaya.
Pwede. Kung hindi nyo kayang pigilan yung TPL, why not unahan nyo with Hex? Burst him down with a Sonic Wave and the damage from etong ang isang Morphling. Pwede nga, pero medyo matagal pa nga yun. Kasi mahal din kasi yung Sight of Vice KJ. So, still, eto nang gagawin ng Gaming Gladiator since meron na ding Helm of Overlord. Eto si Lycan. And they need to get this mid tower. Medyo healthy ba din kasi yung HP nitong mid tower eh. Ito, 9 pandas, parang nagpaplano pa nga silang i-def. Kasi, why not? Meron naman silang Ravage. Meron din naman silang Coil. But Miero, tumatapang dito. There's a blink in from Quinn. Madi-disruption naman siya dito ni Antares. But no problem. Meron siyang Illusion Rune to cancel the slows. He does have that second life pa with that Aegis. And makukuha naman ang Gaming Gladiators. Ang goal lang naman nila is to get that mid tier 1 tower ng 9 pandas. Oh. Oh, contest na lang din dito nga sa may triangle. Meron naman ng ano yung Manta style ito nga Morphling. So hindi na siya gaano mag-aalala with the silence na pwedeng bato dito ng Puck. So ito lang yung problema nila, spin TP out, they cannot do anything. Siguro dalawang Sonic Wave, tapos, di ba, refresher na yun, oh? Mamaya pa kasi talaga yun, eh. Oh. And ang tanging hahambalos lang sa... Hindi, pwede pala. Pwede nilang ma-burst, eh. Basta may damage siya si Morphling. Maybe mga Daedalus, ganong klaseng item. Habang nag-i-spin TP out, para sumapat yung damage sila dito nga kay Juggernaut. So, yan, drums na. Ito nga si Ace. Pero yun lang, eh, high ground advantage itong Gaming Gladiators. Miero, medyo makunat-kunat pa rin naman. So, especially because of that pipe din, kaya wala ma din masyadong damage yung mga magic dito ng Gaiman. Pero Ate Elvie, eto na si Queen going for Hex na siya. Nabulungan niya yata. Nabulungan. Di natin mapapatay yung Jug eh. Kailangan! Kailangan na natin ng Hex, guys. Hex plus the damage of a Morphling. And for 9 pandas naman, masaya sila na ganito yung game. Passive, nakakapag-farm yung Juggernaut. Kapag hindi pa siya readying lumaban, walang nangyari sa Aegis of the Immortal ng Gaming Gladiators. And that's the best thing na magawa ng 9 pandas na maging passive, makapag-farm pa rin yung Juggernaut even if may Aegis yung kalaban. So, all good sa kanila. Ang parang tanga nakuha ng Gaming Gladiators would be the tier 1 tower sa Aegis. So, ngayon, Aegis, so wala pa naman, 1 minute pa, so kailangan na maghanap. Sayang yung Arcane Rune. Mm-hmm. Sayang nga naman talaga. And 57 seconds before the Aegis expires, pwede pa naman siguro if ever may makita sila. At ayan, nagpakita si Kiyotaka dito, pero medyo mahirap nga lang hulihin to eh. Blink in from Quinn. But Kiyotaka, meron din siyang mobility with a Illusory Orb, with a Blink Dagger, so hindi naman siya mapapatay. At medyo siguro magiging, it will be a wasted Aegis and an Arcane Rune, I think, for Gaming Gladiators. Pero goods na din. Kasi nakakuha na din naman silang Tier 1 Tower sa mid, Tier 2 Tower sa taas. And ito naman ang gusto nila na makakapag-takedown ng mga objectives dito ng 9 Pandas. Oops. So may middle lane, okay. More on the passive side tayo, guys. Kiyotaka, nawala siya sa, ano, no? Parang, okay, tapos na, Kiyotaka. Mamaya ka na, pero eto pala, si Kiyotaka may kalaban. Kasi nawala na eh. I mean, yung kalikutan niya sa mapa, maybe because of that, Aegis of the Immortal, 6 minutes silang naging idle dito. At ngayon, nawala ng Aegis, okay na, ilaban na daw. Sabi dito ng 9 pandas, napanis na daw yung Ravage kasi hindi pa nagagamit. Hindi pa eh, di ba? Hindi ko pa nakikita yung Ravage dito ni Miero. Na napakahirap ng isang Tidehunter dito, guys. Wala na din kasi siyang mapag-farman eh. Almost everything goes to Ramses. And eto nga si Kiyotaka. Yan nga. Ang problem dito. So, Miero? Masasipatan naman si Diracho, pero there's a blink in. From this Batrider, Flaming Lasso and Ravage. Naku po, mababurst down ata nila si Diracho dito. And very nice play. But that was 3 ultimates committed for a Morphling. Kaso nga lang, in a coil, Sonic Wave on 3 heroes. Knife phase shift from Kiyotaka, dodging out the damage ng Sonic Wave. But walang carry yung GG dito. Ah. So, pwede pa ba? Tofu with the blast off on 2 heroes. Matatamaan din ang mga bombs. And si Ace na lang daw ang bahala dito sa physical damage
And there's also the damage from Crin as well, killing Ramses dito. And it's a carry for a carry trade. Pero hindi pa ito natatapos kasi hahabulin naman daw nila si Tofu dito. He is very low. Tofu needs to run away, but Miero, no problem. Meron siyang skill to kill. Etong si Tofu, kaso nga lang si Quinn medyo nagiging deadly na nga. It's already a double kill. Si Ace nga lang ang parang mapapahamak Miero. Very tanky. There's a blinger from Kiyotaka. Matatamaan din siya ng Meteor Hammer. But si Quinn nga lang ang pumapatay dito sa may mga heroes ng Nine Pandas sa may likod. At grabe naman talaga yung damage si Quinn dito. Boom, mabawi. Lugi ako sa mid. Walang problema dito. Ako babawi sa clash. And that was four heroes gone for Nine Pandas. Bawing-bawi yung GG sa clash na yun. Pero isipin mo, nabuhay na lang yung Morphling. Doon nga sa teamfight na yun, ano pa rin tuloy-tuloy pa rin. Etong teamfight dito sa may bottom lane, is just that namatay lang din kasi kaagad etong ang si Ramses. And meanwhile naman, hindi namatay yung Queen of Pain during the duration of the Dream Coil dito nga ni Kiyotaka. They need more damage. Kaso naubos kasi yung Omnislash, yung Ravage, doon nga kay Morphling. Tapos ang tapang nilang lumaban dito nga sa Gaming Gladiator. Thanks to the sustain for sure dito nga na nabuo ni Celery Tofu. Yes. Kahit unang namatay si Diracho, meron na din kasing, nakabawi na din kasi si tawag na ito, Quinn eh. So, Hex yung, ng ata eh. Hex na ba siya? Oo, 3K yung pera niya kanina. So, after the team fight sa may bottom lane, so. Triple kill ba naman? Tsaka, yung shadow strike niya, nagiging annoying na din dito sa Nine Pandas eh. Ayan, hex na nga siya. So, right after that, Kaya and Sanj went for that Sight of Vice. And then, this time around, ayun na, dun na siya kukuha ng kanyang Aghanim Scepter. Eto na, pwede ng panghuli, oh. Okay, mahuhuli na nga dito. There's a Blasso, pero it's a little second too late. Nakapag-face shift pa rin. Yeah. Eto si Kiyotaka. Oo, pero eto, Kiyotaka. He's going for Dagon. Tingnan natin kung itutuloy niya. Makes sense kung makikita natin yung teamfights kanina sa may bottom lane. Kasi kung napatay nila yung Queen of Pain, okay. Uy, teka lang. Kaso, naku po, ang inahangat-ngat. Eto, si Bat Rider ng mga alagad ni Ace. But no problem because Ravage will be committed at si Ace. Ang unang mamamatay. Papalag pa ba ang Gaming Gladiators? Medyo mahirap na siguro. Pwede, pero pwede. Pwede kasi walang... Walang Ravage. There's the Hex neto ni Quinn. Magagamit na nga siguro ba't Miero. Makapag-force up pa naman. Malalayo pa. Sonic Wave. Ramses matatamaan. Pero makakapag-spin pa naman siya. And Kiyotaka will just blink out. But Quinn, sobrang tapang dito. Alam niya na kayang-kayan lang patayin si Solo. There's a waveform in. Masaspatan nila si Kiyotaka. But he will just illusory orb out. Kayang-kaya wala ng ano yung big ultimates. Yung side ng Nine Pandas eh. Isang hero lang yung namamatay sa apat na kinumit dito ng Nine Pandas na ultimate. So, dun pa lang, kung ikaw yung Morphling, kanino ka matatakot? Anong skill yung kakatakutan mo kung wala ng pang-control, wala ng Ravage, wala ng Dream Coil? So, dito na papasok yung kalakasan ng isang Morphling with that Aghanim Scepter din na pangkobya sa Juggernaut. Sobrang... may question ako kasi nakita ko nagdagon kasi si Puck. Is that okay, KJ, na nagdagon siya? Or or do you think kailangan yung defensive items such as Lincoln, mga BKB, mga ganon? I think I would base my explanation dun sa nangyari sa may bottom lane kanina with the Dream Coil na kailangan nila. Kasi nga, katulad neto, I'm saying na ginamit nila yung apat na ultimate just to kill one hero sa may top lane. So they need that burst damage from that Dagon para hindi makumit yung mga ultimates na yon onto one hero. Kaya siya nagdagon. Pero mako-compromise yung safety niya. Kasi wala siyang Lincoln Spear, meron ng Hex si Queen. So mahihirapan siyang gumalaw sa mapa at hindi na siya basta-basta na, uy, pwede akong magpakita, mas lamang yung hero ko kay Queen. Kasi may Hex na eh. So, yun yung maganda yung kanyang itemization. Pero yun nga, depende na yun sa kanya magiging positioning mamaya sa teamfight. Delikado siya sa teamfight. But again, GG na naman ang makakuha neto ngayon, Jason. Of course, the Trojan Kill is brought to us by Vortex. For next PC upgrade, go Vortex! Ayan. Pero tingin ko kaya din nagdagon. Kasi yun nga, din sabi mo na kailangan nilang burst damage. Pero
may time kasi na na-hex siya sa taas pero hindi enough pa rin yung disabled na yun para patayin siya eh. Kasi nakapag-face shift pa rin siya, nakapag-blink out pa rin siya. So, siguro dun nga siya nagbe-base nga. I agree with you. Tsaka, yun nga, binabato nila sa isang hero yung ultimates para may burst sila eh. So, kailangan talaga nila ng major damage. Yes. Pampabilis pagkamatay dito sa heroes ng GG. Pero, patago, Sonic Wave magagamit. Kaso nga lang eh, hindi mamamatay si Solo dito. There's a blink in from Miero. Wala nga lang siyang mana sa ngayon para gamitin yung kanyang Ravage. And there is a flaming lasso though. Si Diracho yung mahuhuli. He does still have the Aegis, but there's a blast off again used. Aegis will be popped by 9 Pandas. And Diracho, I don't know if makakapag-attribute shift pa ba siya. There's the silence. Yes, nakapag-attribute shift naman siya kahit papano. So he will still survive. There is the stun use. Kaso nga lang, medyo makalat na nga yung clash dito for Gaming Gladiators. Makapag-spin pa si Ramses kasi Ace. He is not sure kung papatayin ba niya yung Juggernaut or not. Kaso nga lang, na-execute na kayo na ngayon naging problema dito. May pang-burst nga kayo pero wala kang anything defensive sa inyong mga items. At I think walang buyback yung pack. Pwede mag-push yung Gaming Gladiators dito. Miero medyo makunat-kunat naman. Pero kinakain na ng mga alagad nito ni Ace. Fortification will be used. Diracho, kailangan nila maging maingat. Wala silang pang burst dito sa isang Juggernaut. And Juggernaut, he still has the spin. Pero they don't care. They just want this top set of racks ng 9 Pandas. At nakuha na ng Gaming Gladiators yung gusto nilang makuha. And then they'll just go back. Pwede nga silang bumasag pa sa may middle lane eh. No puck at 20 seconds pa. Sobrang tagal pa ng time na yan para mabilisan, basagin yung second tower na to with the Lycan na meron sila. And Ramses naman, on the other hand, no ultimate. Dito na yung magiging downside na kapag masyado kang nagre-rely on big ultimates, na kapag pumalpak yung plano nyo, or di kaya yung ultimate sa yun, wala na kayong gagawin. Oopsie! There's the burst damage solo. Will he survive? But Miero won't. Mamamatay si Miero dito nang walang buyback. Nandito na din naman si Kiyotaka. There's a silence. Si Tofu yung gusto lang patayin. But there's a sustains from Celery. Undying with the heals. Ramses, naku po, na-hex pa. Pwedeng-pwede. Pero there's a save from Antares naman dito sa likod. Kaso nga lang, hinangat-ngat talaga. Ito na mga alagad. Yung barracks na 9 Pandas. There's a flaming lasso. But Diracho, mga pag-BKB pa. Antares, he does have that ghost scepter. But Diracho, since nagaya niya itong Juggernaut, there's the spin. Ramses mamamatay ba? Omni Slash will be committed. Kaso nga lang walang naging damage sa heroes kasi sa creeps yung nasalo. At masasalo niya yung Sight of Ice dito. Buyback from the Batrider, but he doesn't have a flaming lasso. They're trying their best to save Ramses, but they cannot. It's a double kill for Ace. Natipan pa nga neto ni Quinn. At papunta na dun. Gusto nang i-end ng Gaming Gladiators. Itong game. 9 minutes pa. Pero wala pa, teka lang daw kasi gusto ng over 39 minutes. Yung sabi nga ni KJ, pero si Tofu naman ang mapapagtripan neto ng 9 Pandas. And I think he is dead, but for GG, it's all good. They killed the carry, they got 2 set of racks. Tsaka papuntang 3rd set of racks to, ate mo LV. No Juggernaut for 40 seconds, no Omni Slash available, wala din Dream Coil. Game changer talaga yung Hex dito. Sobrang dami nagagawa ng Hex, guys. Pero syempre, this is our 3rd game. Yes. And of course, that's the up next. Pero teka lang, Ravage will be used. There's a flaming lasso. Naku po, mahuli na si Diracho dito. Pero 3-man coil will be used by Kiyotaka. Pero where's the follow-up damage? They cannot kill heroes na na-coil dito ng 9 Pandas. And my gosh, kailangan mag-buyback na itong SD. But what can they do? Wala silang way to defend their last set of racks and it's already mega creeps for Gaming Gladiators. Pero papalag naman daw. Wala nga lang mana si Yutaka, so kailangan niya munang mag-back. BKB and TP out lang ang gagawin ni Diracho. Si Celery, wala din silang pang-cancel dyan. Yun ang naging problema. So walang naging bawi yung 9 Pandas. Wala silang mapatay. Wala na silang mapatay sa heroes dito ng Gaming Gladiator. Sobrang lilikot na. Nandun yung drums, nandun yung assault kiras. Samaan pa ng Land of Fire. Sobrang yaman. Wala din silang pampatay, pang-control dito nga sa isang morphling.
BKB ba naman? BKB Manta. Ano na, after that ravage, ano mo papatayin? Tapos naka-aganim shark? So kahit maano ka, laso ka, makakapag-shift at shift pa rin itong si Morphling. So, na-introhan lang ng Nine Pandas, lalo na si Queen dito. Kasi bawing-bawi si Queen eh. After bawing-bawi. the triple kill, doon nga sa may bottom lane, oh. That hex play, sobrang game changer dito nga sa ating laban. Kasi hindi ka na magiging confident as a puck eh, na lumabas sa mapa eh. Kung kanina, okay, pasok ko lang ng pasok kasi sobrang lakas niya sa may middle lane. It's just that gaming gladiators, they know their timing. And doon na kinukulang sa burst damage yung Nine Pandas. Isipin mo kasi puro ano, yung dalawang supports. Isang defensive, isang panghuli, pero hindi siya burst. Yung offlane nila, ganun din. So, magre-rely ka talaga heavily on the puck and the juggernaut to dish out damage. Kaso, hindi na nila nagagawa yun ngayon with the tombstone, with the heal. Sobrang daming problema dito sa game na to. Totoo. Ano ba mong pinaglalaban mo dyan, 8? Anong pack ko? Hindi ko naman pack yan. Pack ni Kyotaka yan, guys. So, I'm just stating kung anong nakikita ko at wala akong pinapanigan sa mga nagsasabi lang dyan. Pero teka lang, speaking of pack, makakapag-illusory orb out pa naman siya. Pero huling-huli, ayan! Mahuli dito sa Hex, ma-force up naman, there's the Omni Slash, pero tingnan natin kasi hindi masyad, hindi talaga enough yung damage si Ramses dito at nginangat-ngat na siya dito ni Ace. Naku po, wala nang spin, mamamatay si Ramses without the buyback. Mero isa pa, pero walang problema kahit mag-ravage ka dyan sa mukha namin. We don't care at all. And the GG na nga for 9 Pandas. Congrats! Wala, GG din talaga yung... Siyempre, nakabawi yan eh. Kahit nalugi sa mid lane, kahit pa paano. Nanalo pa nga si Queen. Nakapagbigay pa nga ng tip ulit. At least ngayon, tip na lang. Yes, nakabawi sa tip. Hindi natin alam, baka magkatapat sila sa playoffs, di ba? Mm. E di, mabigat-bigat ang dadamdamin dito ni Queen. So, at least for GG, they managed to secure this series. And draft-wise pa lang din naman, pinaboran mo na, pinaboran nyo na itong GG based on the draft. But paano ba to in-execute ng GG to make their draft work? Tingin ko, a crucial team fight lang talaga sa may bottom lane. I think it was supposed to be a good fight na sana for the side of Nine Pandas kasi initially napatay nila yung Morphling kaagad sa may bottom lane. It's just that nung gusto pa nilang kumuha ng kill doon nga kay Queen sa may bottom lane using the Puck Dream Coil, hindi na sumapat yung damage nila kasi wala na, binatoy na nila kay Morphling eh. So nandun yung disable, yes, pero kinulang sila. So sa sobrang tagal ng team fight because of the sustain na ginagawa dito ng supports din ng Gaming Gladiators, tumagal si Queen, they turn around the team fight, and with that fight nakakuha kagad ng hex, and after that wala na eh. Parang sa team fight kulang na nga kayo sa burst damage, naka-disable pa yung isa sa main damage dealer nyo. Nasasayang yung initial na gusto nilang gawin kasi napupurnada because of the hex eh. So sobrang bilis din ni Queen nakabawi kahit na ilang beses siyang pinatay dito sa game na to. Still hindi sila nag-aagawan sa farming, top 3 yung tatlong cores nila. Kahit pa paano, nasa top 5 pa rin, kahit na mayaman itong juggernaut ni Ramses. So, it's pretty hard na mahirap din yung isang Tidehunter dito sa game na to. Isipin natin, kung mahirap si Queen, merong balancer din na si Ace mayaman sa taas, kung ganun yung scenario. Pero hindi, tatlong cores ng Gaming Gladiators still dominating yung kanilang net worth and experience din dito sa game na to. Binenta yata ni Queen yung mga items niya. Binenta. Pagkatapos ng game. Hindi kita dun sa may ano natin, sa stash niya or dito sa may backpack. Grabe talaga dito itong si Queen, no? But for Nine Pandas, saan naman sila dito kinulang? Saang part niyo tingin lacking itong Nine Pandas dito sa third and last game? Ito yung team fight na yun eh. Sakto. Tingin ko sa damage, para sa akin, nauuna kasing mamamatay si Ramses dito at
even if meron dagon si Kiyotaka, pag nahuli kasi, maganda ka din kasi yung pag may defensive item sana yung pack eh. Para hindi siya easily lang ng isang hex lang, mamamatay na siya agad. Kasi ang dami niyang napoprovide sa clashes, the silence, diba, the dream coil. Pero yun nga, nakikita ko na after the ravage or the coil, anong kasunod? Walang follow-up damage yung Nine Pandas. So, I think yun din ang isa sa nakapagpatalo sa kanila. Hindi ba naging sapat yung dagon adjustment ni Kiyotaka dun sa puck niya? Wala. Masyadong damage yung dagon pag na-pipe eh. Parang hindi masyadong naramdaman dito ng tawag dito ng Gaming Gladiators. Lalo na makunat din yung two heroes nila. Tidehunt. Ay, tawag dito. It's Lycan, yes, na nang ngumangat-ngat lang, and also a morphling na makakapag-attribute attribute shift lang. Grabe din yung naging adjustment ng supports dito ng GG, no? Alam nila na yung itemization dito ni Ace more on mga pang solo-solo, aura-aura, ganyan, Helm of the Overlord, AC, kasi yun yung usual itemization ng Lycan. Pero yung mga supports dito ng GG, naka-Solar Crest, si Celery, diba? Meron din siya ditong Greaves. For Tofu, siya yung nag-pipe, nag-Lotus Orb. Talagang yung distribution nila dito ng itemization. And saan ako natutuwa is, naging afford para sa mga supports yung ganun katataas na itemization or ganun kamamahal na itemization. Paano ba nila to nakuha eh? Si Celery, 1-1-12. Si Tofu naman, 4-5-8. Mga saktuhan lang. Wala na kasing gumugulo sa kanila sa backlines eh. So, freely sila nakakapag-suporta sa kanilang mga cores na hindi namamatay on the front line. So, with the kills na nakukuha ng kanilang mga cores, dun sila unti-unti nakakapag-farm. Kasi, kung tutusin naman, hindi naman farming hero yung mga support dito ng side ng Gaming Gladiators. So, they earn yung kanilang mga gold, yung itemization nila with the support or the assist na nakukuha nila sa kanilang course. Kasi most of the time, parati silang nasa likod lang ng course. Eh. Like for example, si Queen, karamay niya si Tofu. With that hex, automatic blast off, makakakuha sila ng kill, pera yon sa isang support. So, unti-unti, nakakakuha sila ng pera to afford those kinds of items doon nga sa game. Alalay lang talaga every team fight and ligod-ligod lang. Job well done para dito sa side ng GG. Pero sino ba sa inyo ang tingin nyong, sino ba sa kanila pala, sorry, ang tingin nyo nakapag-perform really well dito sa third and last game? Tingin ko, gusto ko, sorry si Direk, pero tingin ko, gusto ko makita si Queen sa ano eh. Queen. Nakabawi kasi talaga siya, kahit nalugi siya sa mid lane. Siya pa rin yung may isa sa may na, malaking damage ambag na naibibigay or ambag sa may game nila. May ambagan pala, no? Di naman namin alam. Di namin alam, meron sana palang ganon. Ikaw kay Jay, sino sa'yo? Queen? Queen! Pero bakit kasi napapa-celery si Direk? Matanong nga natin. Direk, bakit si Celery? In-interview yung TD. Pero si Celery pala guys, ang ating supreme player of the game. And it is brought to us by Red Bull Supreme. Trust your energy. Hashtag number one energy drink in the world. Naku, buti na lang, no? Tapos na yung series natin bago may dumating. Ayan. Kasi kung kalagitnaan ng series, siguro diba? Mga 80 minutes pa. Yun. Shoutout pala kay Sir Jules dyan. Ayan. Everyday Father's Day kay Sir Jules. Sabi Father's Day. Wala ka tapos sa pagbati yan. Pero yan, isang series lang pala natin may kita si LV. Sa kapaba namin pwedeng i-follow. Ayun. Sa page ko, LV Dotes. Ooh. KJ, makakasama pa natin. Pero yes, sundan nyo na at i-follow. Saan ba namin na pwedeng makita yung mga kakulitan mo dyan, KJ? Tagal naman. Wala. Ayan! It's me with the double E. Double KJ. E. Ayan. Guys, follow nyo na yung page ko. Si Easy may limang A. Sa Dota, grabe magbilang si Direk, no? Oh. Parang hindi. Ayan. Ayan, dalawa lang. So, follow nyo na, guys, ang ating mga
shoutcasters dyan kung gusto nyo makita kung ano pa ba ang kanilang mga ganap other than casting. Second series natin would be PSG LGD versus Talon. Ay! Uy, Dayonara Gaming naman yun. Lo, grabe naman si Joma. Nag-sad girl bigla. So tayo, LGD Talon. Talon? Puso. 2-1? 2-0? 2-1. LGD. 2-1. 2-1. Pero 2-1, ang mahalaga nagkasundo kayo sa 2-1. Yes. Kung may tatayaan man kayo at naniniwala kayo plus sa kanilang dalawa, pwedeng over 2.5 o kaya plus 1.5, diba? Pero huwag kakalimutan na mag-bet responsibly. Tapos na guys, ang ating series, yung first series pala naman, GG, ayan, nakakuha ng win. Aba, tinitignan ko kasi yung camera. Ang nasa likod, si Sir Jules, kain, natatawa tuloy ako. Pero guys, 2-1 ang ating resulta dito sa first series in favor of Gaming Gladiators. Congrats sa mga pumaldo. Bawi na lang yung mga naolats dyan. PSG LGD versus Talon. Susunod na, huwag na kayong aalis dyan guys. Please do help us by sharing the stream at kita-kits ulit mamaya with our new set of casters. Bye for now!